Magandang hapon po sa inyo, mga kaibigan muli. Narito po tayo sa pagpapatuloy po ng ating pinag-uusapan regarding po sa club organization. And this is another way to discuss about the operating policies. In number two, we will discuss regarding about the finances. Ano po bang meron sa finances po pagdating po sa iglesia para po sa ating programang gagawin sa ating mga kabataan. Alam nyo mga kaibigan, itong bagay na to isang malaking nagiging dahilan po kung bakit ang mga programa po natin ay hindi po masyadong nabibigyan ng pansin sapagkat talagang kailangan i-budget po natin ito. Ano? Pero sa ating pong finances, meron po tayong tatalakayin ditong apat. At ang una po rito ay ang need of finances, sources of income, Pathfinder Club, and financial budget. So basahin po natin kung ano po yung merong kailangan dito. Need of finance para po sa ating pathfindering. Ano po bang sinasabi rito mga kapatid? E-pathfindering is to provide the right kind of training for the youth of the church. It must have equipment, supplies, and club facilities that will make the program attractive. So mga kapatid, sa ating pong ginagawang programa sa church, kung tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pathfindering or adventurer program, kailangan po natin isang magandang lugar. Ano ho? So, kailangan na ayusin natin ito para makikita po at mararamdaman ng bawat isa na sila'y komportable kung saan man sila gagawa ng kanilang mga bagay-bagay o kanilang mga pagtuturuan kung saan sila nandoon. Ngayon, pagka minsan, kung wala tayong preparation, ay masasabi ko na ang ating programa ay mahina. Pero talagang kailangan natin ng suporta pag talagang ganito, kailangan natin maglabas ng budget, ha? About sa financing ng ating mga materials, yun nga, nabanggit kanina dito, ay hindi naman pepe din, puro laway lang, salita lang ang ating ginagawa. Kailangan po, meron po tayo talagang ipinapakita or nahawakan nila or maaaring ito ay talaga nilang nababasa at talagang nagagamit nila, no? So ngayon, sa atin dito, sabi rito, naturally, there is a great deal of expense involved in operating a successful Pathfinder Club. Ano ho? Sabi nga rito, a club cannot survive without, ano? Without what? Without management. A good management pagdating po sa ating budget. Kapag ka talagang may budget, tapos hindi naman natin talaga inaalam kung para saan talaga ito, malamang shortage na tayo. At ganun po talaga ang nangyayari dito mga kaibigan. So ang ating Pathfinder Club Executive Committee with the help of the chairman, which is the director in the Pathfinder Club or Adventurer Club, you should be responsible for the expenses. And he is obliged to provide more support for the club. Kailangan natin mga kapatid na talagang ang ating tinatawag dito yung salitang enthusiasm, ano? Ay talagang nandoon na makikita na talagang inaayos mo, kinukumpleto mo kung ano yung dapat para sa club mo. Kasi nasubukan ko na po sa iglesia na magkaroon ng mga programa pero talagang napakahirap po mga kaibigan na walang budget. Nahihiya ko lumapit sa mga kapatiran, kukuha ng support na pwede ho ba kayo maging sponsor? Pwede ho bang makaambot kahit konti lang? Ha? Para po maisama ko lang yung ibang mga kapatiran, ng mga kabataan. Talagang mahirap po. Pero sa ating programa, kailangan natin maintindihan na tayo ay mayroong ganitong gawain. Na? So, kailangan para ang ating funds, ang ating finances, ha, ay may ingatan. Kailangan meron tayong tinatawag na involved dito. Eh, sino po ba yung involved? Ito po yung ating tinatawag na
treasurer. Isang club treasurer from the program na pinatatakbo ng Pathfinder Club, at isang treasurer coming from the board, from the church board. So, ibig sabihin, lahat ng pagkakataon na merong mga finance, mga budget na ating gagawin, ay sa kanila ibinibigay, pinagkakatiwala. Kumbaga, sa banko, i-deposit natin yung pera doon para may savings tayo, may ingatan natin. Ano? So, in areas where several churches form a single Pathfinder Club, they elect treasurer. So, yun na nga, sinasabi ko. Nagkaroon ng election ang church for the election of Pathfinder Club Director and choosing Deputy Director. So, doon sa inyong Executive Council, mag-appoint na lang kayo ng treasurer. No? Or, pwede rin namang election. Depende sa inyong gagawin nyo. Basta meron po. No? So, pag-usapan natin yung ating mga club source of income. Ito na yung pangalawa. Kasi yung una natin pinag-usapan, need of finances. Ngayon, club source of income. Saan ba tayo kukuha ng mga budget natin? Saan ba tayo kukuha ng ating mga suporta? Okay. Number one dito, annual membership fee. So, ano yung annual membership fee? When the Pathfinder or Adventurer is already registered, they must pay for the payment ng kanilang mga materials. Yun ang sinasabi nating registration fees. Magkano pong registration ninyo sa inyong club? Huwag kayo magpapa-registration na ang fee ng mga bata ay napakaliit. Kailangan yung talagang tama lang na hindi rin naman mahirapan yung parents. Sa amin po, sa aming club, ang amin pong payment para po sa registration fee, dati po nag-umpisa 50 pesos. Lumipas po ang 5 taon, lumipas pa ang 5 taon, hanggang naging 10 taon. Nagdagdag na kami, ginawa na namin 100. Lumipas pa uli yung ibang taon, talaga nag-increase din naman talaga lahat ng mga materials. So, ginawa na namin 150. Baka ngayong taong ito, pwede ng 200 kasi talagang napakahirap naman talaga. No? So, each member dapat merong registration fee. Ayun yan tinatanong ng iba, paano nga kung ang anak ko ay 5 at higit pa dyan. Anong gagawin mong pagtanggap sa isang bata? Pwede ba silang makasali sa Pathfinder rin ng walang fee? Pwede naman ho. Pero gagawa ninyo ng paraan para maging parehas naman sa iba. Kasi sabi nga, ba't kami nagbayad, sila hindi. So, yung mabigat na usapin doon, pagtatalo yun. So, ngayon, ang gawin natin, gawa tayo ng paraan. Tulong tayo. Hingi tayo ng sponsorship. At kausapin din naman ninyo yung parents na huwag naman ipalibre lahat. No? Kasi kailangan naman na mayroong isa o dalawa kung talagang mahigit pa sa 5 ang anak mo. Pero minsan, merong bagay na pwede namang maka-avail sila ng free para sa kanilang training kahit wala ng registration fee. Tupalo na lang yung bayad sa uli na lang. Basta merong annual membership fee. At naka-details doon kung ano yung mga pagbabayaran nila. Either checklist, IDs, mga forms, etc. po. Napakadami niyan. Ano? So, punta tayo sa number 2. Church subsidy. Yan. Ito ay steward churches must include the Pathfinder Club in the church budget. So, kapag nagkaroon na po ng pathfindering sa inyong iglesia or adventurer program, automatic po yun, may budget na yun. Unlike dun sa nakaraang kong leadership, ay kumukuha kami ng budget sa youth. At ang youth ang nagbibigay sa amin ng budget. So, nangyayari, nababawasan yung budget ng youth, parang nainis ngayon yung youth sa amin kasi masyado kaming malakas daw sa gastusan, napakadami daw namin laging kailangan. So, ganun talaga mga kaibigan, kaya nga ang church board natin dapat nagpaplano, may sarili talagang hiwalay na budget para sa pathfindering. Kasi sabi nga, under the Youth Ministries Department, siyempre dyan papasok yung mga program, nandyan ang children's.
So, talagang iwalay ang ang budget ng Pathfinder program sa youth program. Eh, sabi, pares lang naman yan ah. Oo nga po, parehas. Parehas youth. Pero yung activity, hindi parehas. Talagang magastos po yung Pathfindering. Kaya, bibigyan nyo lang mas magandang budget. No? Kasi talaga namang nakaka tulong naman para sa mga kabataan ha? Na nagpapasigla sa programa nyo. So, ang church natin, dapat maintindihan ano? Na talagang merong percentage na ibibigay sa ganitong mga programa na kanilang ginawa para sa kanilang church. Eh kasi tinatag din nyo ang inyong Pathfinder Club. So, kailangan nating suportahan. So, number 3, offerings. Okay, sa mga offerings, yung ating mga member ng church, pagka kayo ay mag-o-offering, pwede naman nyo ilagay sa sobre yung offering para sa Pathfinder Club. Lagay nyo doon, sulat nyo lang po doon. Lagi naman sinasabi, Pathfinder Club offerings. Oh, edi, pagdating sa collection ng charts, bibilangin nyo ng treasurer yan. Alamin ko saan yan. So, may si-separate niya. Ngayon, doon sa aming charts, talaga namang nung mga time na kalakasan, ay nagulat po kami. Mas malaki po ang budget namin kaysa sa youth. Naiingit po sa amin ang youth. Eh, ang Pathfinder namin, eh, meron pa kaming mga nanggagaling na mga ibang kaibigan na talagang nagbibigay. Ano? Maya-maya natin pag-usapan yan. Pero sa offering namin, talagang meron. Ako mismo nagbibigay ng offering. Ano? Nilalagay ko. Ay minsan niya parang nakalimutan ko yatang gawin eh. Nilagay ko yung lahat ng offering ko puro sa Pathfinder. Wala na akong nilagay na share para sa ibang ministry. Eh wag naman po ganun. Bigyan nyo pa rin yung iba. No? Magkaroon lang tayo ng parang bagay na pagsasaayos. Okay, number 4. Sponsorship by church member. Ako ito na nga. Dahil malakas ang Pathfindering, masipag ang director, mabait ang mga membro, ay talaga naman nagkakaisa. Ano po? So, ginawa namin ay nangi kami ng marami talagang budget. Meron po mga nagbigay sa aming galing sa ibang bansa. Ha? Sumulat kami, tumawag kami, nagkausap kami, chatting-chatting, ganun. So, ngayon po, nabigyan po ng budget yung aming club. At malaki po. At hindi ko naman po pinagyayabang, umabot po kami yata ng 15,000. Isang taon po yung budget namin. Pero hindi po budget galing lang doon sa isang ano. Kasi kaya po napalaki, gawa po ng sponsorship. May nagbigay ng 5,000, may nagbigay ng 3,000. Paano naman hindi lalaki? Kapag sa charts nga naman, kung ano lang yung percentage nung nangyari doon sa sharing po, ha? Ay yun lang talaga yun. So, kami, sinikap namin talagang gumawa ng iba para lumaki yung budget. At yun ay binibigay namin sa aming treasurer. Next is special projects. So, ano ba special projects na sinasabi rito? So, mga projects dito ay mga bagay na gagawin ninyo na mapapakinabangan ng ibang tao na inyo pwedeng gawing selling na kumbagay nag-introduce kayo na pwedeng maging kaperahan din para sa karagdagang budget, no, ng inyong finance. Okay. Next, number 6 is fundraising campaign. So, itong fundraising campaign, medyo mahirap ito. Kasi, pagka nagpo-promote ka, hindi naman talaga napapansin to. Promote lang. Pero pagdating doon, medyo mahirap. Pero talagang lakasan ng loob, no? So, pero sabi dito sa fundraising project, dapat meron ditong involvement. Ano yung involvement dito? May policy pala yan, no? Sabi dito, all fundraising projects should have the approval, ha? Approval both of the Pathfinder Executive Committee and of the Church Board and the local government when necessary. So, ibig sabihin, meron kayong tungkulin na para maging legal yung inyong fundraising, i-connect ninyo sa inyong mga leader, sa inyong church. Ano? Huwag po kayo basta nagpa-fundraising nang walang tinatawag na permit. Tapos gagamitin nyo pa sa labas pa yan. Di parang problema yan. Kaya mahalaga yan. Ano? Yan yung mga tinatawag na hindi tayo sasabi. Dahil meron tayong mga kasulutan, meron tayong permahan. Ano pa yung isa? Club should be encouraged to sell products that are in accordance with the health principle of the Seventh-day Adventist Church. Excuse me.
So ito po, masaya ito. Alam niyo po, nung time na nabubuhay pa yung aking mahal kong asawa, ano, si Master Guide Evangeline B. Marasigan, diyan po sa church namin, ay pagkahapon po, ay meron pong pagluluto. Yun po, ang usapan doon, lubog na yung araw, doon magluluto. Bakit po? Eh, doon po magkakaroon ng selling. Paano pong style ng selling? Ganito po, ano? So ngayon, dahil kulang kami sa budget, kulang kami sa plan, may mga camping kami, mga ano, talagang nahihirapan kami dahil sa dami na namin yung estudyante. So nakaisip kami yung mag-asawa na gumawa ng paraan. Eh, why not magtinda tayo ng paninda natin doon sa church, pero hindi doon sa loob ng church magtitinda, mga kaibigan. Bawal na pawal po yan. Kung naalala po niyo sa Biblia, si Jesus Christ, itinaboy, ano? Yung mga nagtitinda sa may tabi ng simbahan, kasi nga nabababoy. So ngayon, paano ka magiging maayos doon sa iyong selling? So ginawa ng asawa ko, luto na yung paninda, dinala na lang. So ngayon, ininit na lang doon sa kusina. No? Pagkatapos ng init sa kusina, meron ng usapan. Halimbawa, may board meeting doon, may mga meeting-meeting doon na pagdating ng merienda time, ilalabas na lang, isishare sa kanila. Automatic, ganun po yung style. So, kaya pag nag-board meeting, nasabihin na lang ng chairman, o labas na yung merienda dyan ng mga pathfinders para makain na. Ganun na yung sasabihin ng chairman doon o kaya ng iba pang leaders. Hindi yung tatayo yung mga chairman, pabili nga na ito, magkano ba ito? May mga pang, ano pa, pang-iinis na parang discount naman. So, hindi naman masama yon. Pero kung gusto mo magtinda, pwede, ilayo mo ng konti sa charts. Ano? At dadayo na lang sila doon. So, hindi masama. So, basta pinagtibay, pinag-usapan, pwede po yan. Ano? So, sa number 3, when engaged in a public campaign in the community, opportunities arise for the pathfinder to witness. Literature left with each contact leaves a lasting influence. So, yan po, isa po yan, ano? Na tayo merong commitment para sa ating community. O, nagbibigay tayo dyan ng mga leaflets, ano? Ng mga ganyan, na meron kasamang pwedeng donation dyan, kung ano man. It is good to provide some incentive for pathfinders in the form of small prizes, ribbons, awards, and etc. O, dahil doon sa mga ginawa ng pathfinders, eh, kailangan din natin bigyan sila ng incentive. Wag pera, kasi nga, nag-ano kayo ng fundraising, eh, alam nga naman yung fundraising nyo, pera bibigay nyo, hindi. So, sabihin na natin, point system natin, merit system, ha? Kung sino yung mga pathfinders talagang matitiyaga, mababait, ay di pagdating ng investiture, malalaman ng director or ng ibang leader, i-report, ha? Katulad na nabanggit ko sa reporting, ay doon, meron silang reward na tinatawag, no? Hindi lang incentive, no? So, next, set goals and work toward them. It is better to set attainable goals to the pathfinder will have satisfaction of reaching, of going beyond their goal rather than being disappointed. So, mga kapatid, nagpa-project tayo everything kahit ano sa ating iglesia. Ginagawa natin lahat para maging masaya, maging maganda. So, huwag natin bigyan ng dahilan na nagplano tas hindi matutuloy. So, yung mga pagkalungkot ng bata, ito nga sinasabing disappointed or na-disappointed, ay talaga makikita natin sa kanilang kalungkutan na ayoko na, hindi naman pala maganda. Ganun. So nakapanghina po ng pananampalataya ng isang kabataan nyo. So kailangan masigasig po ang ating leader. So sa ating fundraising policy, titingnan po natin yung ating iba pang mga guidelines. Meron po naman yan sa youth ministry, no? At kailangan naka-record din yung mga sample ng inyong mga naging koleksyon. Daily, weekly, monthly, every Sabbath, yan, ay dapat naka-details, ha? Naka-description din doon kung ano yung inyong mga pwedeng mailista na ito ang natangkap ninyo. Halimbawa, day 1, naka-700 kayo, anong pinag-usapan nyo? Halimbawa, nagtinda kayo ng ganito, ha? Health foods, and then, yan, tapos mayroong ginastos, so ganyan-ganyan, mga puhunan, balance. So may balancing tayo. So meron tayong objectives dito sa ating pinag-uusapan, ano, pagdating sa atin. Kailangan teach salvation through pathfinder activities and minister to our church and community. So yun yung ating dalawang objectives para sa ating
financing para sa ating mga pathfindering budget. So ngayon, isa pa sa pinakamahalaga para makakakuha kayo ng isang malaking budget, ito po yung manggagaling sa programa na pag may investiture, magbigay kayo ng sobre, pero kailangan niya connected muna doon sa charge board na pinayagan kayo. Para kasi may mga sponsor gusto magbigay, o di meron kayong budget. Especially, ang pinakamalaki pong nakukuha nga budget pagdating po sa financing ng ating pathfindering ay yung pong Pathfinder Day. Ito pong Pathfinder Day nito mga kaibigan ay once a year lang po, every September kahit anong buwan dyan, kahit anong Sabat dyan, pwede sila magkaroon ng Pathfinder Day program. At doon talaga nakakalikom sila ng malaking budget na ang percentage ibinibigay ng charts, pinag-uusapan, no? 75%, 80% to 100%. Depende po sa panukala ng charts. Sa amin po sa charts namin, madalas po 100. Pero nung nagkaroon ng problema yung charts, binawasan na kami. Binaba na lang kami sa 75. Huwag nyo namang sobrang ibaba mga member ng board. No, ay minsan no, may mga board member ho sa charts na talaga namang mapanukso. Anong mapanukso? Mapanukso ng para bang ikaw ay magtatampo. Kasi parang ayaw niya ng pathfindering. Eh bakit po ayaw mo ng pathfindering? Kaya ayaw niya pala sumuporta. Ganun pong dahilan. Kaya pagkadating ng raising ng mga hands for the budget, minsan magsasagi siya, pwede bang 10% na lang? 25%? Eh ang sabi po sa Pathfinder Day, ha? Kung babasahin natin yung ating ano doon, suggestion doon, at saka yung pinagtibay doon, 100% mga kapatid. 100% po talaga pag Pathfinder Day. Pero bakit minsan no, sinisiro ho ninyo? Eh manyapat, kahit man lang 50% bigyan nyo, huwag nyo namang gawing zero. Ha, mga board member ng charts. Ha? Palibasa, hindi kayo nag-pathfinder daw, kaya daw hindi ninyo alam. Huwag naman gano'n. Kaya nga minsan sa charts, kapag ka nagkakaroon ng BSTC, ito na nga yung pinag-uusapan natin, dapat nakiki-involve kayo, especially yung mga board member. Lalo na kung bago kayong mga newly elected at wala kayong idea, ay dapat to makikinig kayo sa mga pag-aaral pa rin ng pathfindering. Kasi mahalaga yan dahil pag wala po talaga kayong idea dyan, talaga yung support ninyo, mahina po. So dapat bigyan nyo ng pansin ng ating Pathfinder Club ay tatakbo dahil may pera, may budget. Pag wala po talaga. So hanggang dito na lamang po para sa ating isa sa mga huling topic ano, ng ating pinag-uusapan sa operating policies ng club organization. Okay? So bago po tayo mag-iwalay, ay nais ko po muling hilingin sa inyo na kayo ay magkaroon ng share, ha, sa ating programang ito para makita ng iba at marinig din naman. At higit sa lahat, para tayo tatagal sa ating programa, tayo ay mag-subscribe po mga kaibigan. So maraming salamat po, hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, ano? Thank you very much po. Amen.